Hi guys, welcome back to my channel. RC on your screen, Palakat is my team, Arkantos is now vlogging. Magandang buhay mga kapalakat. So yun nga guys, so for today's vlog is gagawa tayo ng vlog kung saan magkakaroon tayo ng reaction video sa kumakalat at trending sa ngayon na usapin na umani ng iba't ibang komento at opinion mula sa netizens at sa mga social media platform. So yun nga, isa nga sa sikat sa TikTok ang YouTuber na to na nagkaroon ng issue regarding sa tricycle driver. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag kayong sumukong mangarap, wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello! Ayan kuya, sikat ka na! Ika-upload nga lang yun ang video niya. At umani agad ito ng maraming reaksyon mula sa mga netizens at ito ay nagresulta ng negatibo para sa kanya. Yung social media account niya sa YouTube, which is, yun nga, yung social media niya, is from 200,000 subscribers, bumagsak talaga siya, nagkaroon siya, talagang bumagsak yung subscribers niya. So, yun nga, kailangan nating maging maingat sa pagsasalita regarding sa iba't ibang bagay. So, yun nga, nanghingi tayo ng iba't ibang komento bago ako magbigay ng sarili kong reaksyon. Nanghingi tayo ng mga komento at reaksyon at opinion mula sa ating mga palakat subscribers, sa ating mga kapalakat, ng kanilang reaksyon regarding sa usaping ito. So, tara, tingnan natin yung mga nag-reaction nila. So, yun nga guys, mula sa kapalakat natin na si Angel, ito yung sinabi ni Angel regarding dun sa video na ipinasa ko sa kanila. So, grabe naman yan, parang minaliit niya yung tricycle driver at parang sinabi na di nagsumikap ang tricycle driver kaya ganun lang ang narating sa buhay. Very wrong. So yun nga, talagang mali-mali kasi talaga yung sinabi ni nitong YouTuber na to. Isa pa sa kapalakat natin na nagbigay ng suggestion or ng komento ay si Angela Pauline Cumia. So ito yung sinabi ni Angela Pauline Cumia, nakapalakat natin mula sa Singapore. Okay, ito yung sinabi niya. Malalim nga ang issue. Kasi kung titingnan talaga yon in a bad way, masama yun. Sinabi niya kasi na minamaliit niya yung tricycle driver, which is mali. Kasi marangal na trabaho yun ng tao. Pero kung mas na-deliver niya ng maganda yung gusto niya sabihin about don, may makikita sana tayo na good side sa sinabi niya, which is tama naman talaga. Ang ibang Pilipino kasi masyadong pinalalaki pa yung issue. Kasi kung ikaw kapag nagkaanak ka, mas ipapaliwanag mo sa kanya paano maging maayos ang buhay. Pero sana nasabi niya ng mas maganda, kaya nga pinag-aaral tayo. Hindi naman sa pangmamaliit yun ng tricycle driver, mali lang talaga siya nang naging way para ipaliwanag sa tao yung gusto niyang sabihin. Siguro nga may point siya na talagang may gusto siyang iparating sa ating lahat na naging mali lang yung dating sa bawat tao or sa bawat naka-receive ng information galing sa YouTuber na to. Next, mula naman sa ating kapalakat na si Ramil Bandong. So ito yung sinabi ni kapalakat Ramil Bandong. Nakakagalit sa Jayan. Dapat eh hindi hinahamak ang kahit anong uri ng trabaho basta marangal at walang tinatapakang tao. Tama! Tama naman yung reaction niya. So maraming salamat sa mga reaction niyo. Ito pa, mula sa kapalakat natin na si Michelle Bakong from Taiwan. Okay sana yung advice niya sa umpisa. Very good siya doon. Sablay lang yung bandang huli. Doon sa sinabi niya na walang-wala kayong mararating tulad nito, sabay tawag dun sa tricycle driver. So yun yan, nakita niyo sa video. Tapos, sabi pa niya, dapat naging maingat siya sa word na ginamit niya. Ginawa niyang example yung tricycle driver na sa isang taong walang narating sa buhay. Wala naman yung sa uri ng trabaho, basta madiskarte ka lang, responsable, at marunong sa buhay, daig mo pa yung mga professional at matataas ang pinag-aralan. Tama din naman si Ate, nakapalakad natin mula sa Taiwan, so maraming salamat sa reaction mo. Mula sa kapalakat natin from Cavite na si Marinel Angela Pasco. Kahit na sino, walang karapatan maliit din ang sino man. Basta nagtatrabaho at naghahanap buhay ng marangal. Pashnea, maraming magulang ang nagpukumayod sa kahit na anong trabaho. Mabuhay lang nila at mabigay ang pangangailangan ng pamilya. Nanggigigil ako sa iyo. Yan lang ang masasabi ko sa kanya, Mars. Naiinis ako eh. Talagang nakakagigil. Marami talaga nanggigil dun sa post ng YouTuber na to. Tapos ito pa, reaction at komento mula kay kapalakat natin na si Crystal Irish Maranan. So magandang umaga, magandang buhay sa ating lahat. So ito yung sinabi niya. For me,
hindi ka sa lahat ng tao nabigyan ng chance na makapag-aral. Kasi di naman lahat may kakayanan na matuskusan ang pag-aaral. Di lahat ng tao same ng kapalaran. Iba-iba kasi tayo ng path. At sa tingin ko, ang importante kasi nagtatrabaho siya ng marangal, unlike sa iba na nakita ng malaki pero in a wrong way naman. Minsan nga, mali lang ng gamit ng word. Ang importante din naman na pakinggan ang side, di naman lahat perfecto. Maybe mali ang way niya sa pagkakasabi para ma-open ang mga mata ng kabataan sa importante ang edukasyon. Kaso mali naging example niya. At di niya na-open ang mata ng mga kabataan bagkos nakasakit siya ng taong walang kasalanan at nagtatrabaho ng marangal. Dito kasi sa Pilipinas, nawala ako, masyadong malaking issue lahat kaya dapat be careful sa lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi. Kaya kung edukado din siya, alam niya proper way, paano niya sasabihin ang isang bagay na walang naaapakang tao. Yun kasi ang mahalaga talaga, kailangan wala talaga tayong naaapakang tao. Tapos ito naman, mula sa komento at opinion ng ating kapalakad ni si Didilin Asilo Dolor. So ito, bilang isang YouTuber influencer, dapat alam niya ang salitang respect. Maraming nagsasabi na please know the difference between joking and insulting. Oo, alam namin na joke lang yon pero hindi nakakatuwang biro yon. Tama naman siya na advice niya eh. Huwag na huwag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumukong tuparin ang inyong mga pangarap kasi walang wala kayong mararating. Tama naman siya doon sa advice na yon. Pero may kasunod yun, sabi niya, tulad nito. At pinakita nga niya yung tricycle driver, diba? Parang ininsulto niya naman si kuya na parang sinabi niya na wala siyang mararating kaya siya naging tricycle driver. Tapos nasabi pa niya na, hi kuya, hi ka naman sa vlog ko, hello, o kuya, sikat ka na, o diba? Parang sinabi niya na sobrang sikat siya, kaya pasisikati naman niya si kuya. Kung biro naman niya yun, hindi talaga nakakatuwa. Gamitin nyo kung anong meron kayo ngayon sa mabuting paraan at tulungan nyo sila para lahat tayo pantay-pantay. Hindi ipagyayabang kasi sila, hindi nila narating yung hindi ako basher. I don't know him pero personally. Na kung nga lang siya nakita, sinasabi ko lang yung totoo. Huwag mo i-degrade si driver dahil yun lang na abot niya. Malay mo, one of his days, siya pala ang savior mo. Tapos yung pahabol pa siya, pa. Pwede nga na yung driver na pinakita niya. Sima, yung nagkaroon nga lang yun ng... Yun ang dala niyang sasakyan, diba? Besides, hindi talaga ni Lord ginawa na pantay-pantay ang status ng tao. Imagine mo lahat ng mayayaman. Imagine mo kung tayo mayaman. Imagine mo din kung tayo makita. So yun ang comment from ating kapalaman sa Abilini, sa CEO to Lord. May pahabol pa siya. Good morning nga pala sa lahat, except kay Buknoy. So yun. So yun yung iba't ibang comments and opinions galing sa ating mga kapalakad na hiningan ko ng opinion. So maraming salamat sa opinion niyo. So ito naman yung magiging opinion ko guys. So sariling opinion to ni Arcantos Vlogs. Yun nga guys, kahit sa even sa pageants, sa mga national pageants during Binibining Pilipinas and Miss Universe, talagang nag-iusapin din ang social media. So sa social media kasi, kapag nag-post ka, once na nag-post ka na dyan, mahirap nang bawiin or i-delete, lalo na kung social media influencer ka. Sabi nga natin, di ba, think before you speak. Kapag nag-vlog ka naman kasi, or gumagawa ng video, may edit mo yan eh, kung pinag-isipan mo. Kung pinag-isipan mo yung content mo, kung pinag-isipan mo yung opinion mo, yung sasabihin mo sa vlog mo, makikita mo dun palang sa pag-i-edit, yun yung sinasabing think before you speak. Kasi kapag may sinabi ka dyan na alam mo makakasakit or makakasira sa imahe mo at makakatapak sa dignidad ng ibang tao, pwede mo siyang i-cut, pwede mo siyang tanggalin, di ba? So yun nga, sinabi din ng ating Miss Universe 2015 sa sagsagot niya sa final Q&A sa Miss Universe. Ito nga yung sinabi niya, basahin niyo. So yun, nabanggit nga niya dyan na think before you click. So yun nga, think before you speak. Nagsabi ka na, nagsalita ka na sa vlog mo. During edits, makukuha mo yun eh, matatanggal mo yung mga unaccepted na mga bagay or mga sinabi mo. And think before you click. Think before you click upload. Think before you click download. Diba? Kailangan natin isipin talaga. So yun nga, kahit si Madam Kilay nagsalita na, si Madam Kilay na isang famous YouTuber and social media influencer, nagsalita na din siya. And ilan nga sa mga sinabi niya is ito. Oh, ang gigigil ako sa isang vlogger na to puno. Balawin natin, ha? Pwede ko na banggitin yung pangalan niya, baka sumikat pa siya nalo dito. Pero ang gusto ko talaga sabihin,
sasabihin sa inyo is, wag na wag kayong sumukong mangarap, wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo, kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang mula kayong mararating. Walang mula kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello! So ako, hindi kita kilala na vlogger ka pala. Hinga mo na ako ng maraming kasi na nagigigil talaga ako sa ito eh. Okay. I love LGBT. Marami akong kaibigan na LGBT. And masaya silang kasama. Pero kung LGBT na katulad mo, na ganun-ganun na lang maramang down ng isang tao, ano yung sinabi mo? Ang ganda ng word mo sa una eh. Ang ganda na sana pero sinira mo eh. Ha? Sinira mo yung pagbibigay mo ng advice ko no sa ibang tao. Ngayon ako mag-a-advise sa'yo. Hindi ako malaking YouTube vlogger. Hindi ako malaking sobrang bonggang famous na public influencer. As a public influencer, ito yung gusto kong malaman mo. Hindi natin kailangan gumawa ng issue para mapag-usapan tayo, para lang maging sikat tayo as a publicity. Although yung ilan talaga ginagawa yun. Pero kung gusto mong gumawa talaga ng issue para maging sikat ka, pag-usapan ka, huwag ka namang dami ng ibang tao. Yun. So para sa akin, as a small YouTuber and yun nga, naging SK Sherman naman ako, marunong ako makisama sa iba't ibang tao. I've been a president of some Supreme Student Council during college. And marami akong nakasalamuha at nakilalang tao during my 25 years of existence. Ayun nga, alam natin, kaya dapat natin kapain ang bawat tao. Kapain natin yung bawat taong nanonood, kapain natin subscribers natin, kapain natin yung mga kaibigan natin, yung mga taong pwedeng manood sa atin. Dahil napakahalaga ng mga bagay na manggagaling sa bibig natin, lalo na kung social media influencer ka, sikat ka, diba? So yun nga, dun sa sinabi niya is talagang masakit para sa amin kasi ako may mga tiyuhin ako, may mga tito ako na tricycle drivers. And ako, tricycle drivers sila. Hindi sila nakapag-aral, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, kaya yun yung narating nila. Pero tricycle drivers sila, napakasaludo ako sa mga tricycle driver. Marami akong kaibigan tricycle driver, marami akong kilalang tricycle driver. And sobrang saludo ako sa kanila. Bakit? Yung puyat, pagod, pawis during pamamasada nila, maitaguyod lang yung pamilya nila, mabigyan lang ng magandang buhay yung pamilya nila, mabigyan lang ng tatlong beses kumain yung pamilya nila. Napaka-solid, napaka-saludo. May mga kilala akong mga tricycle drivers na mapagtapos nila yung anak nila. Napaka-dedicated nila sa buhay nila. Kaya tayo bilang tao, bilang individual, vlogger ka man, sino ka man, YouTuber, TikToker, engineer, teacher, kahit sino, lahat tayo pantay-pantay sa buhay. Kahit anong estado mo sa buhay, kung marunong kang makisama, marunong kang tumingin, marunong kang kumapa sa mga nasa paligid mo, aprobado. Napakaraming tao ang magiging kaibigan mo. Kaya sa social media influencer na to, sa YouTuber, marami kang na-receive na negative comments kasi nga, alam ko yung gusto mo sabihin, pero nakakalungkot nga na yun nga yung nangyari sa vlog mo. So, good luck na lang sa'yo and good luck sa ating lahat. Isa lang masasabi ko na sana kailangan nating maging maingat sa pag-upload or sa pagbibigay ng komento or sa paggawa ng content as a YouTuber. Ako, small-time YouTuber ako, pero alam ko sarili ko na kailangan nating maging maingat sa lahat na i-upload natin. Madali ang maging isang tricycle driver. Kahit anong trabaho, mahirap yan. Pinagsusumikapan yan. Dugo, pawis at pagod ang puhunan. Construction worker ka man, tricycle driver, pedicab driver, engineer, teacher, professional cook, kahit sino, kahit anong trabaho mo, lahat yan pinagsusikapan. As long as marangal. Oo, tama yung sinabi niya na patuloy kang mangarap. Patuloy tayong mangarap sa buhay kasi nga kung may pangarap ka, pagsusumikapan mo yan regardless ng estado mo sa buhay. Kaya lahat tayo kailangan maging magsumikap sa buhay. So tama naman na kailangan natin maging magsumikap talaga sa buhay. Maging masipag tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap. We should have the burning determination and confidence para maabot yung mga pangarap natin na gusto natin sa buhay. Tayo kung nasan man tayo ngayon sa estado natin sa buhay, kailangan natin maging matatag at pagsumikapan talaga lahat. Kasi alam natin sa din natin na maabot natin yon kapag buo ang loob natin at may dedikasyon tayo. So yun lamang po at maraming salamat. So happy viewing guys. This is RC on your screen. Palakat is my team. This is my reaction vlog. Bye!